Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Galing ng mga Pilipinong mandaragat, ipapamalas ng All-Filipino sailing crew sa Sydney-Hobart Yacht Race. At ating kilalanin sila sa ulat ni Ivy Carasi Packer. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang All-Filipino sailing crew ang magtatangkang makapaglayag sa Sydney to Hobart Yacht Race ngayong taon. Sila ang Centennial 7, ang Philippine sailing team na binuo ni Ernesto Echaus, isang Filipino veteran sailor at ang mismong may-ari ng yate. Si Echaus din ang mamumuno at magsisilbing skipper ng grupo. Binubuo ito ng mga dati at kasalukuyang National Sailing Team ng Pilipinas, na karamihan ay mula sa Philippine Navy. Isa sa mga maglalayag si Ridgely Alan Balyadares mula pa sa Molopolo, Macron, Southern Leyte, ang National Head Coach ng Philippine Sailing Team at isa ring helmsman at sailmaster ng Centennial 7. Karamihan sa amin mga national team, Philippine National Sailing Team. So, and yung iba naman mga coaches din, kagaya ko, nasa national coach ako. So, yun yung basihan ng sponsor natin para sumali dito, para mapabilang sa team. Hindi ko pa na feel na magsingin sa akin dahil parang nagulat ako, all Filipino kami, tapos biglang sali kami dito. Actually, matagal na namin pinagpaplanuhan pero hindi matuloy-tuloy, tapos eventually ngayon nangyari na. Sa ngayon, hindi ko pa talaga masabi kung ano yung nararamdaman ko. Ang sigurado lang, masayang-masaya lang. Kasama niya ang mga kapwa coaches ng national team na si Joel Mejarito mula Cavite, isang International Laser Class Association coach ng Pilipinas at magsisilbing mastman ng grupo, si Bernard Floren ng Quezon City na pitman at 420 sailboat class coach, at bilang kanilang tactician ay si Emerson Villena na mula rin sa Cavite at siya ring optimist coach ng National Sailing Team. Kahit marami ng karanasan sa sailing, Mapa China Sea Race pa yan o Southeast Asian Games, mahigpit pa rin ang kanilang paghahanda, lalo na't kailangan nilang mapatunayan na karapat dapat silang makasali sa Sydney to Hobart Race. Isa ang Centennial 7 sa 40 kupunan na dadaan sa qualifying race ngayong Biyernes ng gabi, ika-6 ng Disyembre, mula Point Piper na maglalayag panorte papuntang Cabbage Tree Island at magtatapos pabalik sa Sydney Harbor. Before kasi sumali dito, kailangan meron ng experience, no? So lahat ng teammate namin halos naka-experience na sa China Sea Race, yung event natin from Hong Kong to Philippines. So for the Sydney Hobart, ang qualifying race na kailangan namin salihan is itong Cabbage Tree this coming December 6. And then preparation sa boat, ito yung hinahabol namin sa preparation ng boat dahil bagong bili lang siya. So, kaya nandito kami ng maaga para makabisado namin yung boat, ma-familiarize namin yung mga equipment, safety equipment lalo na. And then, yung maneuvering ng boat at saka yung pag-handle ng boat, yun ang kailangan naming paghandaan, kakabisaduhin. So, part siya ng paghahanda actually namin. Ang iba pang miyembro ng grupo ay sina Stephen Tan, ang crew manager mula Maynila, Louis Perfectua, pangalawang helmsman mula Rizal, Southern Leyte, Richly Magsanay, ang kanilang trimmer mula rin sa Macron, Southern Leyte, Balting Asejo, ang kanilang bowman na mula Cavite, ang main trimmer naman ay si Rubin Cruz ng Cavite, at ang mga grinders ay sina Joseph Di Mapilis mula Pampanga, Nico Sanchez ng Pasay, Jinson Lumapas na galing sa Maynila, at ang tubong Pangasinan na si Brian Dulay. Kasama sa kukumpleto sa kanila ay si Harry Kim Lumapas. Gagampanan niya ang tungkulin ng isang grinder at kahista ng spinnaker. Bilang sundalo ng Philippine Navy at isang atleta, ay proud mapabilang si Harry sa grupong ito. Masayang-masaya po ma'am, taas no, kasi ngayon lang po nangyari po ito sa atin ma'am, na all crew po na Pilipino. Nung bata po kasi kami ma'am, kapitbahay po namin coach namin. Tapos nag-recruit siya ng mga bata na maipasok dito at yun na po, nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa ngayon po. Nung mga nakaraang buwan po ma'am, todo intense training na po talaga ginawa namin, lalo na po sa stamina namin at straightening body namin.
para pagdating dito kasi yung weather deal dito po, sobrang lakas daw po at saka pabago-bago. Mm-hmm. Kaya kailangan namin paghandaan po lahat. Dahil gaganapin ang mismong Sydney to Hobart race sa December 26, isa sa mga naging sakripisyo ng Philippine Sailing Team ay malayo sa kanilang mga pamilya ngayong darating na Pasko at bagong taon. Yun po, nang una po, syempre, first time namin papasko na malayo, wala sa Pilipinas, malayo sa pamilya. Pero andito naman yung team namin, kailangan namin maging matibay. Sana po ano, bigyan po kami ng lakas ng Panginoon na maayos ang bawat isa sa amin na maipanalo natin ang laban. Magkaiba man ng team ay proud ang kapwa Pinoy sailor na si Cornelio Olis dahil sa 3 taon na niyang pagsali sa regata dito sa Australia ay ngayon lang may All-Filipino crew na makikipagkarera. Ako sobrang saya ko na naka-experience kami rito na pangatlo namin sa sunod na race. Lalo pa kaya ngayon, sobrang saya sa isang sailor, All-Filipino, first time sila sasali rito. Kaya sobrang saya talaga bilang Pilipino na kasama sila sa kalahok dito sa Sydney to Hobart. Actually talaga friendly game lahat naman to eh. Sa amin lahat, good luck sa amin lahat. Makapunta ng maayos doon, ligtas, yun ang pinakamasaya doon. Matapos namin yung race na ligtas, masaya na kami. Nananawagan sila ng suporta mula sa mga Filipino communities dito sa Australia sa pamamagitan ng panalangin na maging ligtas ang kanilang paglalayag. Nandito ako noong 2010 sa Albany at napakaganda ng pinakita sa amin na pag-iistima, pag-aalaga sa amin sa mga Filipino communities na nasa Albany. So, yun yung isa sa nagpapagaan ng loob ko na hindi masamang pumunta ng Australia kasi napaka matulungin ang mga Filipino dito sa Australia. Para sa mga miyembro ng Philippine Sailing Team, hindi lamang ito isang karera dahil ang kanilang paglalayag ay isa ring pagkakataon na maipagmalaki ang Pilipinas at ang kanilang pagiging Pilipino. Ivy Carasi Packer para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.